kasi lola talaga ako. So medyo pampered ako. Pero kung break sa bahay, kapag umuwi ako dun sa father-mother house namin, medyo restrained talaga ako. So ang ginagawa ko talaga, yun parang yung nag-come out ako, na kailangan ko patunayan sa parents ko, sa mga sisters ko, na kahit na nag-come out ako sa nalaganto ko, ay kaya ko pa rin i-achieve yung dreams ko. So more likely, mas naging hardworking ka. And kasi sa school eh. Kasi sa school kasi kabunibuli ka kapag yung type of pressure yung iba benefits kasi nga gay ka or lesbian ka. May tendencies mo ay gagalingan mo para hindi ka mabully or at least may interface na sorry, hindi ako bella. Para mas magaling ako sa'yo, so mas score ko sa'yo. Yung bata ka, ganun level na ba't mo kinaaway, mas magaling na ako sa'yo. Yung, may ganun mentality eh. So ako lagi nag-strive ako for the best talaga. Para para ma-show off your face talaga na hindi mo ako dapat ganyan eh. Kasi mas magaling ako sa inyo. Ganun. Hindi naman siya mayabang effect. Just to protect me from being bullied, di ba? From being discriminated ng mga estudyante. Actually, this time kasi gusto ko mas maging holistic yung approach ng USC. Kasi I think yung branding, pag UP Diliman, Student Council, more of rallying, more of the budget ng UP. So sabi ko this time, gusto ko maging holistic. Hindi lang siya sa accessibility ng UP education. It's more of quality at saka relevance ng education natin. So dapat mas magaling approach natin na this is improving rights ng mga bawat estudyante. So dapat magkaroon tayo mas maayos na student code, saka mapasa rin sa Congress yung straw bill, yung student rights and welfare bill. So yung mga ganyan bagay na hindi lang siya about accessibility. And sabi ko this time, mas magiging since the transgender ako, sabi ko, the experience talaga na maayos rin sa society na hindi ako pakinggan. At there are times na kahit na gusto mag-participate, gusto mag-involve, hindi talaga kasi iba kayo, di ba? So sabi ko, this year sa council, mas magiging inclusive tayo na kahit na kahit gano'ng kalakas yung pagsigaw mo or gano'ng hindi na yung pagbulong mo, yung mapapahingan ka ng student council na gusto natin, lahat tayo, mabibigyan ka ng freedom yung boses natin. Actually, hindi ko siya alam kung anong kaya ko, ano yung advantage ko against transgender talaga. Siguro more likely, yun nga, na this time, mas nabibigyan ko ng premium boses kasi na-experience ko na hindi ako pakinggan. At saka siguro kasi bilang trans, ako creative ba? Ganon. So, pili ko mas naging fun lang naging USC ngayon na mas gugustuhin siya ng mga estudyante na magiging involved. Ako yun kasi yung goal ko naga ever since sa tumakbo ko na parang strike a balance na kasi as UP student kasi meron kang responsibility, may social responsibility ka to give back to society. Kaya lang, parang as student council, hindi lang yun din responsibility natin eh. Ang responsibility din natin is yung mga kapwa-estudyante, yung tugunan yung identity sila. So strike a balance lang between upholding yung rights ng mga estudyante at yung rights ng mga other sectors ng society. Mas cool. Alam mo, mas optimistic ako ngayon na kasi nakita, I think exposed talaga yung mga sosyalis so kung gano'n nga baka dumili yung campus politics natin. And this time, siguro mas magiging involved yung mga sosyalis, how to make it work talaga this time. So, optimistic ako na kahit na from different parties yung mga nanalo, mag-work ka kami doon sa benefit ng mga sosyalis. Yung mga party system natin, yung mga political parties natin, importante talaga siya for sustainability. Kasi ang student council ay nandyan lang for one year. No? So, kung ano yung mapagawa ng student council, andyan lang siya. Pero natin sure kung makukontinue yan ng next term, di ba? For example, ako, nandito ako for this year. So, kung ano nagawa ko, there's a possibility na i-continue siya ng next term o hindi siya i-continue, di ba? Pero since meron akong political party at naniniwala yung political party sa agenda natin, mas mag-forward ko yung continuous na stability ng mga activities natin para sa mga students talaga. So, ako, naniniwala ako dun sa kakayahan talaga ng mga political parties to make a change sa campuses. But hopefully, hindi tayo mag-cross dun sa line ng dirty politics na nagsisiraan tayo, na hopefully kapag election talaga, more than bashing one another, dapat yung tingnan natin kung ano yung mas kaya yung offer sa mga estudyante, kasi yung mga ba yung better na student representation, gano'n. Kasi sa Alianza, yun nga, we know how to listen. Kasi
we recognize na iba-iba tayong lahat, iba yung pagtingin natin sa issue. So, we recognize and respect different points of view. And through that, yung pagagawa natin, parang bottom to top. So, we try to consult muna sa Econ, sa BA, sa Business Ad, sa Social Sciences, kung ano nga po po yun sa isang issue before we come up sa isang decision talaga. And sabi nga natin, yung activism natin, reflective siya dun sa ating diversity, na hindi na tayo nakukulong sa pag-a-rally, na we try to also exhaust all forms of activism, for example, lobbying, volunteerism, to forward our cause talaga. And at the end of the day, sa Alianza kasi, meron tayong pag-iilig dun sa marginalized and oppressed talent. So, yun talaga yung pinaka-prinsipyo natin na at the end of the day, maging decision natin, dapat meron tayong partnership dun sa marginalized, oppressed, and powerless. Hopefully, mapasa natin yung anti-discrimination policy within the university. Because last year, we tried to push yung policy na yun. Kaya lang hindi siya nagawa. And this year na, we're trying to tap all our resources. For example, faculty or mga staff natin who can help us talaga to forward this policy. And sabi ko nga, yung victory kasi na lahat ng LGBT members sa USA ngayon, hindi lang siya victory ng LGBT or ng UP sa aming campus, di ba? Parang siya, it's bigger than us, na napakita namin sa buong mundo, sa buong Pilipinas na yung LGBT, hindi lang siya pang comedy, hindi lang siya pang, no, pang beauty, pang fashion, na this time na meron ka ng capabilities to enter in political arena, and hopefully mag-translate ito doon sa national level natin sa ladlad. Actually, yung mga main advocacy, because ever since talaga sumali ako sa UB Babaylan, naging advocate talaga ako ng gender equality campaign. Tapos yung fraternity violence, saka yung budget, saka security. Kasi ito yung mga issues na talagang pressing ngayon sa ating university. For example, hindi lang yung security, hindi lang sa dilemma na nasaksak nito sa ating members sa council offices mo, diba? Basta sa Los Baños. So, sobrang hirap talaga. And also yung fraternity violence, na sabi ko nga, sa San Beda, meron lang namatay. So, dapat dito sa UP, hindi tayo mag-antay ng someone na masasaktan o mamamatay pa before we try to make a progressive and concrete solution sa ganito mga problema. So, ngayon, nag-cloud hopping tayo. Hindi pa kasi finals ngayon eh. So, pero lang natin yung contact. Nakausap na ako ng mga tatlong fraternities. Pero, magkakaroon tayo ng formal set-up, sit-down meeting with them. So, hopefully by May na, by June, kapag nag-turnover na tayo. Kasi ayaw natin mag-step doon sa jurisdiction pa ng council. Ako kasi, mataas yung pangarap ko siguro na kasi sobrang challenge talaga ako kay Papa before na hindi ako gusto ng tagapin, na ang hirap para sa kanya. Tapos parang, natanggap nila ako as gay. Sabi nila, huwag ako mag-sot ang mababae kasi ang cheek nyo, parang barista ka. So, ganun level, natatag ka as na kahit na anong gawin mo, hanggang pang partner ka lang, hanggang pang pananahi ka lang. Kasi girly gay ka, hindi ka tatanggap sa mga corporate company. So, ako talaga, I tried my best to exceed yung mga ganitong limitations and diseases sa akin ng society. So, siguro ganyan. And nag-enjoy ka din kasi sabi ko nga na, ewan ko, meron akong hunger for knowledge talaga na gusto ko makapunta sa ibang bansa, natigyan ko kung ano yung nangyayari doon. So, ganun. So, nag-enjoy ako habang ginagawa ng mga activities na yan. Fun. Simple lang. Sabi ko, ang hirap na pumasok sa politics ako kasi nga, math ako eh. Hindi ako magaling sa Robert's Rule. Iba pagdating ng politics kasi sa math na ang hirap, ang daming adjustment. So, sabi ko, gusto ko lang yung ipakita talaga sa mga tao na kahit nandito ka man, na kahit math ka or anong subject mo, if you really want to serve that to students, the nation, kaya mo yung talaga if mahiwa ka sa sarili mo. And, ano ba, sobrang makikita mo talaga ako ito pag normal days na sumisigaw. Normal na estudyante. Alam mo, yeah. Until now, parang nabang sasabihin niya ako ng mga friends na, uy, ano ka ba? Parang medyo umayos ka naman kasi share ka. Parang, hindi kasi, parang normal. Kasi parang ganoon ako. Kasi ganito ako, na normal ako estudyante. Na ayoko sa
Sa wala yung look up ko, sabi ko, siguro gusto ko yung maging symbol na isang leader na you can relate to, na yung kaya mong usapin everyday life, na kapag may problema ka, pwede mong lapitan. Ako gusto ko yung ganung mood this year, na mas malapit yung student council sa mga estudyante. Kasi estudyante din kami to begin with, na kung naranasan mo sa love life, no? Kung yung problema ko sa barkada, sa family mo, naranasan din namin. So, ganun. So, napaka-simple lang talaga yung buhay na actually, ang hirap talaga yun, lalo na noon nanalo ko. Kasi sabi ko na may expectation talaga sa akin na ngayon na kailangan maging strong, kailangan magbago. Pero sabi ko, ganun talaga, ipo-fulfill ko yung task ko bilang chairperson. Pero hindi ko natanggalin sa akin yung pagiging heart talaga. Kasi I think, doon ako minahalang tao, doon ako nakilala, doon ako binoto sa sincerity ko. So, I'll stay na sweet, charming, na tao mag-joke lang kung saan-saan, ganun.